Ang pagdating ng Espiritu, napipighati ang Espiritu, 25 ng Enero. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 30. Gusto ko sanang maalala ng lahat ng kapatid na isang napakaseryosong bagay ang pighatiin ang banal na Espiritu, at napipighati ito kapag sinisikap ng tao na gumawa sa kanyang sarili, at tumatangging pumasok sa paglilingkod sa Panginoon dahil sobrang bigat ng krus o kaya'y napakalaking pagtanggi sa sarili. Nagsisikap ang banal na Espiritu na tumira sa bawat kaluluwa. Kung tatanggapin ito bilang panauhing pandangal, yung mga tatanggap dito ay magiging buo kay Kristo, matatapos ang mabuting gawaing sinimulan, at ang maruruming kaisipan, salungat na damdamin, at mapaghimagsik na gawain ay mapapalitan ng mga banal na kaisipan, ng makalangit na pagmamahal, at mga gawaing kagaya ng kay Kristo. Ang banal na Espiritu ay banal na tagapagturo. Kung makikinig tayo sa mga aral niya, tayo'y magiging matalino sa kaligtasan. Pero kailangan nating bantayang mabuti ang ating mga puso, dahil napakadalas na nalilimutan natin ang makalangit na aral na ating natanggap, at nagsisikap na kumilos ayon sa mga likas na hilig ng ating mga pag-iisip na hindi napabanal. Kailangang lumaban ang bawat isa sa kanyang sarili. Pakinggan mo ang mga katuruan ng banal na Espiritu. Kung ginagawa mo ito, ang mga ito'y mulit-muling nauulit hanggang sa ang mga impresyon ay gaya na ng tingga sa bato magpakailanman. Binili tayo ng Diyos at may inaangkin siyang trono sa bawat puso. Kailangang maipailalim sa Kanya ang ating mga isip at katawan, at kailangang pasunurin sa mas matataas na pangangailangan ng kaluluwa ang mga likas na ugali at hilig. Pero hindi tayo pwedeng magtiwala sa ating sarili sa gawaing ito. Hindi tayo ligtas na makasusunod sa sarili nating gabay. Dapat tayong baguhin at pabanalin ang banal na Espiritu. At sa paglilingkod sa Diyos, dapat walang di tapos na gawain. Silang nagsasabing naglilingkod sa Diyos pero nagpapalayaw sa mga likas nilang bugso ng damdamin ay magliligaw ng iba pang mga kaluluwa. Sabi ni Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Mateo Kapitulo 22 Versikulo 37. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Lucas Kapitulo 10 Versikulo 28.